Praise the name of Jesus. Happy, happy Lord's Day, no? Isang napakagandang araw po, no? Sa inyo pong lahat, no? Magandang araw para po sa bawat isa po sa atin. At of course, siyempre po sa inyo po ang pagpapala ng ating Diyos na buhay. Tunay na napakaganda ng ating pong papaksain para po sa araw po na ito. At umanda lang po kayo dyan sapagkat ready na po ang bansang Pilipinas para po sa araw po ng bukas at ang bawat isa po sa atin ay patuloy po nabibigyan ng patnubay at gabay ng salita ng ating Panginoon. So bago po tayo lumalim po para po sa ating pagtalakay po na ito, humingi po muna tayo ng maikling patnubay at gabay para po sa napakagandang araw po na ito na bigay at biyaya ng ating Diyos. Samahan po ninyo ako sa maikling pananalangin po na ito tayo po lumulog sa ating Panginoon. Mapagpalang Ama, salamat po Panginoon Diyos para po sa araw po na ito na binigay mo po sa amin. Muli kami po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa kabutihan at kagandahang loob. Salamat Panginoon sa buhay na aming pong tinatamasa. Salamat sa kalakasan. Salamat Panginoon sa mga mabubuting bagay na patuloy mong binibigay po sa amin. Salamat Panginoon sa aming pong minamahal na bansa. Salamat din naman Panginoon sa bawat isang mamamayang Pilipino. Salamat sa iyong iglesia. Salamat Panginoon sa iyong katawan. Salamat po Panginoong Jesus sa iyong salita. Salamat sa banal mong Espiritu. Tunay Panginoon, marami kaming mapapagpasalamat para po sa araw po na ito. Kaya tiniling namin tanggapin mo rin ang aming pong taus-pusong paghingi ng kapatawaran sa lahat ng aming pong mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat-lahat ng ito at muli O Diyos, marapati mo kami minsan pa, Panginoon Diyos, sa paglapit po namin ito. Kami po'y patawarin, kahabagan, Panginoon, pawiin ang lahat ng kasalanang nasabi namin, naisip namin, o nagawa po namin. Hiniling po namin sa oras po na ito na pagpalain mo ang pag-aaral po namin sa araw po na ito ng iyong mga salita. Loobin po ninyo mabuksan ang aming pangunawa sa katotohanan ng iyong mga salita. At dinadalangin po namin, patnubayan mo ang mga anak mo at gayon din, O Diyos, ang buong sambayan ng Pilipino sa gagawin po nilang pagdidesisyon para po sa araw ng bukas. Thank you so much, Lord. Bless each and every one of us, Lord, with the powerful anointing of your Holy Spirit. And this we pray in the mighty name of Jesus. Amen and amen and amen and amen. So magandang araw po sa bawat isa po sa atin. Happy Lord's Day po. Tayo po'y bumasa po sa salita ng ating Panginoon para po sa pag-aaral po natin, taken from the book of Exodus chapter 18. And the verse is verse 17 up to verse 27. Exodus chapter 18, verse 17 up to verse 27. Moses' father-in-law said to him, "The thing that you are doing is not good. You will surely wear out both yourself and these people who are with you. For the task is too heavy for you. You cannot do it alone. Now listen to me. I will give you counsel and God be with you. You be the people's representative before God and bring the disputes to God and then teach them the statutes and the laws and make known to them the way in which they are to walk and work they are to do. Furthermore, verse 21, you shall select out of all the people able men who fear God, men of truth, and those who hate dishonest gain, and you shall place this over them as leaders of thousands, of hundreds, of fifties, and tens. Let them judge the people at all times, and let it be very let every major dispute they will bring to you, but every minor dispute they themselves will judge. So it will be easier for you, and they will bear the burden with you. If you do this, and God so commands you, then you will be able to endure, and all these people also will go to their place in peace." So Moses listened to his father-in-law and did all that he had said. Moses chose able men out of all Israel and made them heads over
the people, leaders of thousands, of hundreds, of fifties and tens, and they judged the people at all times the difficult dispute they would bring to Moses, but every minor dispute they themselves would judge. Then Moses bade his father-in-law farewell, and he went his way into his own land. Praise God, no? So, purihin po ang ating Panginoon. Greetings in the name of our Lord Jesus Christ, no? The one and only true God, no? Our blessed hope, of course. And welcome to Jesus Christ, One God, One Gospel, Sunday online service po, no? So, sa araw po na ito ay napakaganda ng ating pagtalakay at ng ating pag-aaral na gagawin po na ito. Sapagkat dito po sa ating pagtalakay po na ito, meron lamang po ako na nais po na ibahagi ng mga kaunting mahahalagang bagay regarding po din sa gagawin po nating halalan sa araw po ng bukas po na ito, no? Well, of course, ang title po natin for today ay wala pong iba, pinamagatan po natin itong Decision Day, no? Which is May 9, 2022. Yan po ang title po natin, no? So, tayo po ay pipili sa araw po ng bukas ng isang ihahalal o iboboto po natin bilang pinuno, no? And this decision day po na ito, pipiliin natin, of course, kagaya ng sinabi ko, sino mamumuno para po sa ating national and local election po natin yan. At ang tanong po ng marami, sino po ba ang dapat nating iboto? Yan ang siyang tinatanong ng marami po sa atin, no? Kung tatanungin po natin ang bawat mamamayang Pilipino, of course, the very typical Filipinos, no? At kung yung pag sinabing typical, eh, yan po yung nababanggit po madalas po ng iba, yung tinatawag na nasa laylayan ng lipunan. So, kung tatanungin po natin yung mga nasa laylayan ng lipunan po na yan, ano po ba yung mga hinahanap nila pagdating po sa kanila pong pipiliin bilang isang mamumuno para po sa ating pong bansa, no? As I have mentioned, what typical Filipinos are looking for in a candidate, no? So, ito po ba yung una, yung meron po bang good political platform, ayan, no? Or yung meron po bang tinatawag na likability or winnability na tinatawag, no? Ayan. Or yung pangatlo po, ay hinahanap naman how well he debates, ayan. Magaling sa pakikipag-away. I'm sorry po, no? Hindi po pakikipag-away. Pakikipag-debate, okay, no? At yan ay makikita po natin dito po sa mga kandidato na siyang tumatakbo para po sa national and local election. But of course, we're very much tutok na tutok po tayo with the presidential election, of course, and the vice presidential election. So ngayong umaga po na ito ng May 8 po na ito. Ulitin ko po, ngayong umaga ng May 8 po na ito, I would like to talk some of the biblical qualifications na kung saan hinahanap ng ating Panginoon sa kung saan dito po sa mga kumakandidato po na ito. Now, ang tanong, meron po ba? Yan ang tanong. Meron po ba tayo makikita nung 100% na gustong-gusto ng ating Panginoon? Kung wala, eh, isa lang ang masasabi ko po, no? Kung wala tayong makikita ayon sa prescribe ng ating Panginoon, wala na pong boboto po sa atin sa araw po ng bukas. Well, anyway, tignan po natin at pag-aralan po natin kung ano po ang sinasabi po, no? As instructed, no, in the scriptures na binasa po natin kanina po, ito pong si Jethro, no, sa kanya pong pagbibigay ng payo in the book of Exodus chapter 18 verse 21. Specifically, ito po ang sabi po ng New American Standard Bible 1995 edition. Ito po ang pagkakabanggit po. Furthermore, you shall select out of all the people, able men who fear God, men of truth, those who hate dishonest gain, and you shall place this over them as leaders of thousands, of hundreds, and of fifties, and of tens. Praise God. Okay, so ngayon, ano po ba ang hinahanap ng Panginoon para po dito sa mga tumatakbo? Hindi lang sa bansa po natin, of course, globally, dito po sa buong planeta po natin na ito. Ano ang criteria na hinahanap ng Panginoon? Kung titignan natin at bubusisiin ito pong salita ng Panginoon, ano po ang ipiniprescribe ng
Bible. Okay. So, tignan natin yung mga prescription po ng Biblia or sabihin po natin criteria, the scriptural criteria. Number one, tignan po natin the first criteria. Scriptural criteria number one, look for leaders who are able. Look for leaders who are able. Okay. So, number one, unang-una sa listahan ng Panginoon. Pag sinabing able, ito po ay may kakayanan. So, tignan po natin maigi from different biblical translations para makita natin how the Bible describe the able men po na ito na hinahanap ng Lord. In a New American Standard Version, ayan, yung binasa po natin, furthermore, you shall select out of all the people able of all the people, able men. Okay. Sa ICB translation, ito naman po ang sinasabi ng ICB translation. Okay. But choose some capable men from among the people. Ayan, binanggit po, capable men. And then next po, dito po sa CEB translation, ito po ang pagkakabanggit po, you will need to appoint. O, pag sinabing you will need to appoint, parang you will need to vote some competent leaders. Yun ang sinasabi po, no? Competent leaders, no? Ano pa po, no? Dito po sa Lexham English Translation na Bible po, no? Ang sabi pong ganun, you will select from all the people men of ability. Ayan, men of ability. And lastly po, in 1 Chronicles chapter 9, verse 13, ito po ang pagkakasabi po ng Bible, no? E, tignan yung pagkakabanggit po, no? Very able men for the work of the service of the house of God. Though itong verse na ito sa Chronicles, it refers particularly for those who will work in the house of God, for those who will work in the temple of God. Meaning, ito ang criteria po, very able men. So, kung ito sa templo ng Lord, ganito, naniniwala ko kahit po in any national post or local post po, ng in any government po, no, na tinatawag po na tumatakbo para po sa pangkasalukuyang halalan po na ito, abay, kinakailangan very able men, no? Kinakailangan, yan ang makita po natin. So, that is the first criteria, no, nito pong tinatawag po na ano po, na tatakbo para po sa halalan. Alam po natin sa bukas po na ito na ating pagdidesisyonan, piliin po natin, pag pumili ako, pag pumili po kayo, ang pipiliin po natin, able men, those who are able, may kakayanan, no? So, paano rin natin makikita po yan, no? Yung tinatawag po na may kakayanan po na yan. Okay, para mas maintindihan nyo lang, let me share you a short story. Short lang po ito, no? Okay, para po maintindihan po ninyo. Ito pong istorya po na ito about dito po sa manok at saka po sa mamoy. Ayan. I'm sorry. Manok at baboy. No? Itong dalawa na to, nag-usap sila at sabi nila, eh, paano ba ika tayo makakatulong sa mga mahihirap, no? Sabi ni ano ni baboy dito po sa manok, no? Sumagot naman ito pong si ano si manok, sabi niya, nakita mo rin pala yung advertisement na yun sa billboard. Nakita ko rin na yan, ha? Humihingi sila ng tulong. Help us feed the poor. Yun ang nakita nilang ano, advertisement. Help us feed the poor. Ibig sabihin, tulungan ninyo kaming mapakain ang mga mahihirap. Ay, maganda, no? So, kagad-agad, nag-suggest kagad itong si manok. At ang sabi nitong si manok, para makakain, para mapakain natin yung mga tao na yan. Ang maganda ika, bigyan natin sila ng bacon and eggs. Aba, ang ganda ng suggestion. Magbigay kagad ng bacon and eggs, no? So, ngayon, nung masabi ito ni manok dito kay baboy, si baboy ngayon, nag-isip siya. Sabi niya, ang gusto niya at sinasuggest niya, magbigay kami ng bacon at saka ng eggs. Eh, sandali. Sabi niya ganun, teka, manok, mukhang may panggugulang yata yung yung suggestion mo. Eh, bakit naman ikaw na pa nasabing may panggugulang? Eh, magpapakain tayo sa mga tao. Ano panggugulang na nakita mo ron? Kasi wala namang problema, magpakain tayo. Ako, kami ng mga baboy at kayo ng mga manok na magpakain. Kaya lang yung suggestion mo, medyo may katusuhan, yan ang sabi ng manok. Okay. Ay, paliwanag mo ang katusuhan sinasabi ko na yan, sabi ni manok, no? So, ito ang sabi niya pong gano'n. Eh, wala namang masama na magpakain tayo ng bacon at saka ng egg sa mga mahihirap. Sa iyo,
Sa inyong mga manok, napakadali niyan. Bakit? Para makapagbigay lang kayo, eh kinakailangan nyo lang makapangitlog. Yan lang maiaambag ninyo. Mangingitlog lang kayo. Pero kaming mga baboy, para makapagbigay kami ng bacon, it requires total commitment. Sabi niyang ganon. At napangiti, ito pong si manok po na to. Sapagkat ang ibig sabihin, para makagawa ka nga naman ng bacon, kailangan matodas po yung baboy po na magbibigay po niya. Wherein, kapag itlog ang ibibigay, buhay po yung manok. So doon yung makikita po, may kagulangan po. No? Mag-aambag, pero may kagulangan. So kaya yan, alam po ninyo, sa lahat po ng naghahangad na maglingkod sa ating pong pamahalaan, eh kinakailangan po magkaroon po ng pinaka-total commitment po. So kung gusto po natin, yung ablemen po na to, hindi po mangyayari at magaganap yan kapag hindi po committed ang isa pong tumatakbo sa halalan dito po sa ating pamahalaan. Now ang tanong, I would like to ask this question, no? What does it mean to become very able man for the work of God and even in the government post? Okay, pag sinabi pong able men, ito po yan. Unang-una, ito po, pag sinabing able men, able means he is fit for the position. Yun, nandino po. Able means he is fit for the position. Abay, bagay na bagay siya. Saktong-sakto siya. Swak na swak siya doon sa position niya po na yun. Bakit po, no? He must be qualified and suitable for the position he is aspiring. Yan ang dapat po sa lahat ng tatakbo. Dapat qualified po sila. Suitable po sila para doon sa position po na kanila pong pinapangarap na mapaglingkuran ang ating pong bayan, no? And as clearly defined in different Bible translations, no? He must be capable men, no? Capable men, according to ICB translation, men of ability and competent leaders. So dapat he must be fit, no, para dito po sa position po na ito. And another meaning po nito, able means faithful to his work. Yan. Faithful. Pag sinabing faithful, may katapatan. 1 Corinthians chapter 4 verse 2. Ito po ang sinasabi ng Bible. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. That a man be found faithful. Ayan, no? So, a good and faithful servant ang hinahanap ng ating Panginoon. Whatever po, whether it be in government post or in the church of God, no? So, why does God ask us to be faithful? Bakit hinahanap po ito ng ating Panginoon? Definitely kasi ang Lord, number one, faithful siya po sa atin, eh. Matapat ang ating Panginoon sa atin. 1 Corinthians chapter 1 verse 9, God is faithful, by whom you were called unto the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. So one thing po, one reason, kaya gusto ng Lord, maging faithful po ang kung sino man, sapagkat ang ating Lord, faithful po siya sa atin. Tapat ang ating Panginoon sa ating pong lahat, no? And makinig po tayong lahat, no? I want you to understand and to realize this. Not everyone can become a president. Not everyone can be a senator. Not everyone can be a congressman. Not everyone can be a governor or mayor and a vice mayor. No, lahat ng yan, no? Hindi po tayo lahat na magiging ganyan. Ngunit, datapot subalit, no? Tayo naman pong lahat ay po pwede po na maging matapat kahit saan po tayo mailagay at yung mga tumatakbo na kahit saan sila mailuklok ng ating Panginoon at maging tayong nanonood, saan man tayo mailagay ng Panginoon, okay, hindi po lahat tayo magiging presidente, hindi po lahat magiging vice, hindi po lahat magiging gobernador, vice governor, mayors or vice mayors, hindi po lahat, pero lahat po pwede po na maging matapat. Yan ang ninanais po ng ating Panginoon. And according to Vince Hanver, no, sabi niya nga, many saints prefer to be flashy comets instead of faithful stars. They go up like a rocket but come down like a rock. Praise God. So, totoo po yun. Maraming mga mananampalataya. Gusto nila maging flashy comets po sila, no? Kaya, doon sa bagay po na, kaysa maging faithful stars, no? Eh, pag yung mga tinatawag po na mga flashy comets po na, pagbagsak po niyan, bato lamang po yan. Yung po ang ano po.
So, let's move to the second criteria po na hinahanap ng Panginoon para po sa mamumuno sa ating pumbansa. Scriptural criteria number 2. Look for leaders who fear God. Ay, grabe, palakpakan po natin ng todo po yan. No? Look for leaders who fear God. Ayan. So, pangalawang hinahanap ng Lord, may takot. Basahin natin. Once again, in Exodus 18:21. Ito po ang pagkakasabi. Furthermore, okay, you shall select out of all the people able men who feared God. Ayan, who feared God. Yun ang sinasabi po. Okay, dapat po may takot po sa ating Diyos na buhay. Bakit ko po sinabi? Because a government leaders must have the fear of God. Yes, kinakailangan po yan. Dapat meron pong takot po ang lahat ng nasa pamunuan po, no? Lahat ng mamumuno, magmula barangay captain, no? Hanggang sa pinakamataas, hanggang presidente, dapat may takot po sa Diyos ang pipiliin po natin, no? So, ito'y binigay po ng Book of Psalms, no? Chapter 2, nagbigay po ng pagpapaalala ang bagay po na ito, no? In Psalms chapter 2, verse 10 to 12, ito po ang pagkakasabi. Now, therefore, O King, show discernment. Take warning, O judges of the earth. Worship the Lord with reverence and rejoice with trembling. Do homage to the Son. Tignan niyo po yung three words na yan. Reverence, trembling, and homage po na yan. Kung pupunahin niyo po, did you notice the words reverence, trembling, and fear or homage po na yan, no? In Psalms chapter 10 verse 10 to 12 po na yan. Napunan niyo po ba? Bakit po? Ang kahalagang po, no, bakit ko po ito binanggit? Because in the Hebrew, these words convey the idea of leaders having an exceeding dread of the Almighty. Wow, yung pala yun. May matindi at magrabing pagkatakot po sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, which comes as a result of realizing that they will one day answer to Him. Meaning, they believe, kaya kailangan ng malaking pagkatakot. Bakit po? Alam ng mga government officials na yan, government leaders na yan, no, na kung saan na sila'y naroroon, isang araw sila po ay mananagot. One day, that they will be accountable before God. Hindi lamang po ang iniisip natin na yung kanilang ginagawa po na yun. Lahat po tayong mga tao, meron tayong accountability sa ating Panginoon. But ito, in the light of this election po na ito, gusto kong paalalahanan ang lahat ng mga tumatakbo, anumang government position po na ito, tandaan po ninyo, kayo po, God will hold you accountable one day sa lahat ng mga pinagagawa niyo po, sa inyo pong pamumuno, sa inyo pong ginagawa para po sa taong bayan. Tandaan niyo po yan. Mananagot po ang bawat isa po sa ating Diyos na buhay, no? So, makikita po natin the significant role of the fear of God in all forms of leadership, whether it be in church, business sector, or government. Napakahalaga po nito. Bakit ko po sinabi? Unang-una, makikita natin bakit napakahalaga ng pagkatakot sa Diyos. It is because the fear of God safeguards leader, ayan, from inordinate, no, or unreasonable fear of people. Ayan. Pagka tayo may takot sa Diyos, wala tayong takot sa tao. Yan ang siyang makikita po natin. No? Kagandahan, pagka ikaw takot ka sa Lord, wala kang tao na panginginian. Wala kang tao na katatakutan. Bakit ko po sinabi? Proverbs chapter 29, verse 25. Ito po ang sabi po ng ICB translation. Being afraid of people can get you into trouble, which is true. Yan ang makikita po natin. Kapag ang isang tao po ay takot sa kapwa niya tao, it will get you into trouble. Yan ang sinasabi po, no? According to Ezra Taft Benson, ito po ang pagkakasabi niya, he who kneels before God can stand before anyone. Totoo po yan. Eh kapag tayo wala tayong kinatatakutan na kahit na sinong tao, tandaan po ninyo, yung mga tao lang na nananalangin, yung mga tao na malapit sa Panginoon, yung mga tao po na kung saan naroroon ang kanilang paglapit sa pamamagitan ng panalangin at pagsamba sa kaisa-isang Diyos po na yan, wala po yung katatakutan na kahit na sino na mga tao dito sa lupa po na ito. Sapagkat isa lang siya natatakot at siya walang iba kung hindi sa ating Diyos na buhay na lumalang ng langit at lupa. Praise the name of Jesus. And then another thing, the fear of God leads to great
Wisdom. Ay, ang ganda. Praise God. Gusto kong palakpakan ang ating Panginoon. The fear of God leads to great wisdom. Bakit ko po sinabi? Proverbs chapter 9 verse 10 according to New American Standard Bible 1995 translation. Ito po ang magkakasabi. The fear of the Lord is the beginning of wisdom and the knowledge of the Holy One is understanding. Okay, so tayo pong lahat na naririto ay nag-uusap tayo ngayon para po sa halalan. Sa bukas, this is going to be the decision day ng bawat isa po sa atin, ng buong bansang Pilipinas. No? Ito po ang magiging araw ng pagdedesisyon. D-Day, ika nga, ang bukas po na mangyayari po na ito. So, pinag-uusapan, hindi natin pag-uusapan lang po rito yung kandidato ba ay meron ba siyang alam o marami ba siyang alam or whatsoever, no? Intelligence is fine but wisdom is better, oh? Kasi may mga ibang tao na pag iniisip nga nila, they most people are now are equating education doon sa tinatawag po na intelligence. The moment na sila ay nakapagtapos, isip nila sila po ay matatalino na po, no? Okay, let's talk about the difference between intelligence and wisdom. Okay, intelligence and wisdom. Now, intelligence is speak to how much a person knows. Intelligence speaks to how much a person knows. Okay, yan ang intelligence po, no? Malalaman kung ano yung dami nung nalalaman niya. Yan, intelligence po yan. Pero, while wisdom addresses the proper usage of that knowledge. Okay, yan po yan, no? So, kasama po dyan, makikita nyo po yung, which is yung the fear of God keeps leader from becoming arrogant. Ayan, no? So, makikita po ninyo yan. Yan ang mag-aalis po sa sino mang namumuno. Yung pagiging arrogante, alam nyo po yung pagiging arrogante, yan yung mga ugali po na may pagka-self-righteous. Ayan. Wala nang ibang pinakamagaling kung hindi sila. Lahat na lang nung nasa paligid nila ay underdog para po sa kanila. Now, I want you to remind this truth po na ito, no? As once uttered by James Madison. Ito po ang pagkakasabi niya pong gano'n. Before any man can be considered a member or leader of civic society, he must be considered as a subject to the governor of the universe. Which is true. Abay, kinakailangan sino mang nasa pamunuan, dapat unang-una makilala mo na ikaw na nandiyan dyan sa government position po na yan, ikaw ay nasa sakop ng wala pong iba kung hindi yung mong governor of the universe at siya walang iba. Of course, syempre, yung lumalang ng langit at lupa sa atin po na walang iba kung hindi ang ating kaisa-isang Diyos na makapangyarihan. Dapat alam mo, subject ka, napakahalaga po nung tinatawag na pagkatakot po na yan. So, another thing na dapat nating makita po, no, we have to examine the candidate's beliefs or faith. Ayan, we have to examine the candidate's beliefs or faith, no? So, as you look at the candidate, habang kayo humahanap ng kung sino ang inyo pong iboboto, we have to examine their beliefs, no? Napakahalaga po, examine their beliefs or convictions. Bakit ko po sinabi? Kung titignan po ninyo maigi po, napakahalaga po niya. Ano po ba? What do they say, no? What they say about the Almighty God, no? Ano mga binabanggit nila patungkol po sa Diyos na buhay po na yan? Bantayan nyo po yan. Sa lahat ng mga kumakandidato po na yan, no? Ano po mga nakikita natin? Unang-una, kung sinasabi niyang siya'y mananampalataya, does he walk the talk? Ayan. Kung Kristiyano siya na sinasabi, is he arrogant or humble? Kapag ayan, puro pagmamayabang, puro kayabangan ang mga pinagagagawa, alam nyo na yan. Pagka puro siya lang ang magaling, ayan, ha? At puro siya yung tama, no? At yung iba marumi. Pag marumi yung iba, siya napakalinis. Alam nyo na, pagka ganun po, siya lang ang malinis po. Ano pa? Do his campaign promises true or just pogi points? Ayan, tignan nyo rin kung papogi lamang po ito po mga kandidato na yun. Is he realistic or over promiser na candidate po, no? Bakit ko po sinabi? Alam nyo, election, lahat ng pangako gagawin po nung kahit na sino, lahat po yan. Yan, ito mga kandidato po na to, lahat. Sino dyan ang hindi nangako? Tatanungin ko kayo, lahat yan nangako. Lahat yan, may kanya-kanyang pangako nga, no? Na binibitawan para po sa ating pong mga mamamayan, no? At sinasabi nga nung iba, tatapusin na rin nila corruption, etc. Excuse me po. Tatapusin ang korupsyon. Eh, isipin po ninyo doon sa bagay po niya. Marami sa kanila gusto tapusin na ang korupsyon. Eh. At alam ko, hanggang sa darating po na
Ngayon po ay 2022 plus 6 years, 2028. Yan pa rin ang maririnig nyo sa 2028. Maririnig natin kung di pa bumabalik ang Panginoon. Tatapusin ko ang korupsyon. Lahat yan, puro ganun. Bakit po? Paulit-ulit lamang po, sapagkat yan ang hindi naunawaan ng marami po. Yan ang dahilan kung bakit po manunumbalik ang ating Panginoon para wakasan po. Ito pong tinatawag po na evil government system po na ito. Sa buong mundo, ha? Sa buong mundo. Global. Yan ang gusto ko pong ipaalam po sa inyo. Hindi po matatapos ang kasamaan sa gobyerno, sa pamahalaan, sa buong mundo po hanggat hindi bumabalik ang Panginoon. Bakit po? Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang buong mundo po na ito ay nasa kamay, nasa ilalim po ng Diablo. So, ibig sabihin, pinaghaharian po ng Diablo ang mundo pong ito. Kaya kung tutuusin, wala na tayong pagtatalon-talonan pa. Eh, nag-iba, masyadong panatiko doon sa mga politiko na sinusuporta po nila. Hindi na po dapat. No? Basta alam natin, word of God, kagaya, yun lang po, bumoto tayo. Kailangan natin bumoto. Huwag po tayo magsiraan. Kasi talagang hindi mawawakasan yan kahit na sino. Yun. Eh kung po pwede nga lang, lahat po itong mga kandidato na to, sabay-sabay silang umupo bilang presidente para mapatunayan. Ayan at makagawa ng mabuti para sa bansa, pero hindi po mangyayari at magaganap yun kahit sino sa kanila, hindi po mawawakasan. Bakit po? Nakasulat po sa salita ng ating Panginoon, ang ating Panginoong Jesus lamang po mismo ang siyang magwawakas sa lahat-lahat po ng kasamaan sa pamahalaan sa buong mundo. Sa buong mundo na po, ah, hindi lang Pilipinas, sa buong mundo na po, no? Okay. So kaya yan, napakahalaga po, no? At alalahanin natin, of course, pagdating sa pagpili, oh, siyempre, gusto natin, yung mapili natin, eh may kaayusan naman. Proverbs 29, verse 2, ito po ang sinasabi po, winiwika ng salita ng ating Panginoon. Proverbs chapter 29, verse 2, when the righteous are in authority, the people rejoice. Ayan, masaya ang tao kapag ka po ano, matuwid ang siyang namumuno. Ibig po sabihin, yung katuwiran po dyan na sinasabi ay hindi po yung nagkakamali, na hindi po nakakagawa ng error. Yung righteous na binabanggit dyan, the righteous are in, when the righteous are in authority, ibig sabihin, yung wala po siyang kinikilingan na masama, no, na wala siyang kinikilingan po na ibig sabihin yung para sa in totality, generally ang iniisip niya yung ikabubuti po nung tinatawag po na bansa na kanya pong pinaglilingkuran o yung constituents niya, kung siya po yung mayor o kung siya yung senador, kung siya yung governor or vice mayor, of course all the more lalo na pag presidente, ang isip niya sa ikabubuti ng marami po. Now, the third criteria, scriptural criteria, no, na pag-aaralan po natin para sa araw po na ito, look for leaders that are truthful. Ayun, truthful. Okay, tignan natin ang Exodus chapter 18 verse 21 uli. Balikan natin. Furthermore, you shall select of all the people, able men who fear God. And then next, men of truth. Men of truth. Proverbs chapter 14 verse 34. Proverbs 14:34. Righteousness exalted a nation, but sin is a reproach to any people. Okay. So dito po sinasabi po ng Panginoon, ng salita ng ating Panginoon, look for leaders that are truthful. When you say truthful, abay magkaiba po ito. Akala po nung iba kapag nagsasabi ka ng totoo, eh yun na po yun, no? Let's talk about the men of truth versus telling the truth. Ayan. Men of truth versus telling the truth. Okay. Now, in the Hebrew word, no? In Hebrew word, the word truth can be translated as verity or trustworthiness. Trustworthiness. Okay. Ano ibig po sabihin? So, kung mapupunan nyo po, dito binabanggit po in Exodus 18:21, ang sabi pong God, able men who fear God, men of truth. Ang binanggit po, men of truth, no? The passage, no, doesn't say do they tell the truth? Ayan, hindi po ganun ang sinasabi pong ganun, no? It doesn't say do they tell the truth, and it does say, ano sinabi? Are they men of truth?
truth, yun ang siyang mahalaga na dapat na maintindihan po natin. Sila po ba a man of truth na tinatawag, no? And I believe there is a big difference, a vast difference po pagdating po doon sa tinatawag po na pagsasabi ng totoo at sa pagiging man of truth. Bakit ko po sinabi? Let's take a look at the difference po nito pong dalawa po na ito. When you say, no, telling the truth, when you say telling the truth, it focuses on what the person does. It focuses on what the person does. Ibig sabihin, when they tell the truth, sinasabi nila kung ano yung ginawa Kung ano yung ginawa nung tao po na yun. Pero, ito pong sinasabing man of truth ay kakaiba po ito. It focuses on who the person is. Yun ang siyang isinasabi po. Meaning, karakter niya po talaga na siya po'y nasa katotohanan po. Ayan, hindi po basta-basta po natitibag po ang nasa katotohanan. Tandaan ninyo, no matter how hard the opponents are hitting you hard, no, with the smear campaign, kapag ka ikaw'y nasa katotohanan, relax na relax ka lang. Wala kang iniintindi. Hindi ka naaalog, no, kapag ka ganyan. Wherein, kapag ka ikaw'y wala sa katotohanan, ang bilis maalog po, no, mga ganyan po, no. So, how do we assess, observe, and question candidates? Okay, paano natin gagawin po yan? I-assess o obserbahan ito po mga kandidato po na ito, na mga tumatakbo po na ito. Okay, tignan po natin. No? Kontra po doon sa tinatawag po na mga popular opinion ng marami po. No? Kasi ang ating Diyos, naghahanap po talaga yan ng tinatawag po na mamumuno na siyempre yung potential leader, yung gusto niya talaga na mailagay. No? Pero tignan po natin, no? Paano natin ngayon bubusisiin ito pong mga kandidato po na ito? Okay, let me give you few lang po parang guidelines, so as we assess, observe, and question these candidates po na ito. Ano? Does he keep his word? Ayan, tignan po natin. Tumutupad ba yan sa mga salita po niya, no? Do his personal stories hold verity? Ayan, dapat makita po natin. Is he genuine or fake? Dapat makita po natin yan, okay? Genuine ba siya o fake siya? Ano pa? Does his life ooze truth? Or do we just get a drop of it every now and then? Ibig sabihin, minsan totoo, minsan hindi. May mga ganun. Okay. So, tignan natin maigi. Does he understand what the word is? Yan ang mahalaga po, no? So, yung mga bagay po na yan, kinakailangan masagot po natin pagdating dito sa mga tumatakbo po. Sa kanila po, ng mga tumatakbo bilang pagkapangulo lalo na mamumuno ng ating pong bansa sa susunod na 6 na taon, no? Ay, kailangan makita po natin. Now, if you were to ask me, no, ito po masasabi ko, vote for the one who shows the greatest amount of personal integrity and trustworthiness. Okay, so definitely magkakaiba po tayo, bawat isa. Hindi natin masasabi na 100% kung ano po yung magiging gauge po natin. Although ito sinasabi po natin, iboto kung sino yung magpapakita po ng greatest amount of personal integrity and trustworthiness. Sino po ba mas mapapagkatiwalaan? Ang sambayan ng Pilipino po ang hahatol sa araw ng bukas. Kaya ikaw, ako, tayong lahat, lumabas po tayo sa araw ng bukas na decision day na tinatawag po niya, at atin pong ihalal, iluklok ang atin pong pinipili po, no? At pinaniniwalaan na meron pong maayos po, the great, who has this great amount, no? Or greatest amount of personal integrity and trustworthiness. And then pang-apat po. Okay, dito po tayo magtatapos sa pang-apat po na ito. Scriptural criteria number 4. Look for leaders who hate dishonesty. Look for leaders who hate dishonesty. Yan, ang ganda rin katangian na ito na sinasabi ng Bible. Balikan natin itong payo ni Jethro kay Moses, no? Exodus chapter 18 verse 21. Furthermore, you shall select out of all the people able men who fear God, men of truth, those who hate dishonest gain. Those who hate dishonest gain. Okay, paano natin hahanapin, bubusisiin tong tao na to na who hate dishonest gain po na ito? First, let's understand the word dishonest gain. Understanding dishonest gain. Now, the phrase or the word dishonest gain, no, it speaks to one's wealth and how it was
achieve. Ito'y tumutukoy po, no? Pagdating po doon sa kanyang tinatawag po na kanyang kayamanan o pag-aari na kung paano niya po ito nakuha, no? Kailangan mabusisin niyo po maigi po yan at hindi po sa pamamaraan ng tinatawag po na mga fake news, no? Na makukuha at matatanggap po. Kinakailangan mag-aral po tayo. Hindi po lang isinusubo lang ng kung sino-sino po sa atin, no? Yung bagay po na yan. So, the price literally means to profit unjustly. Yan, okay. So it means na nag-profit ka sa maling pamamaraan, no? May halong panggagancho, may halong panluloko, diretso po yung tinatawag na pagnanakaw po na ganyan na sinasabi nga, no? So ito, as the Bible clearly defines us, no, ito pong criteria po na ito, God is instructing Moses, no, through Jethro, of course, to look for leaders who have not profited at the expense of others. Iyan ang kinakailangan po. Hanapin po natin, hindi po nagpayaman po sa tinatawag po na maling pamamaraan, yung yumaman dahil po sa iba po, no? Marami pong ganyan, no? So kaya yan, dapat po natin makita po yung busisihin po ninyo. Ayan, tignan po ninyo yung mga kandidato po natin na ito. Sino man po sa kanila, no? Okay, now, gusto ko pong linawin na rin naman ang katotohanan ito. This is a clarificatory statement na nais ko pong ibigay po sa inyo. First, God isn't against wealthy leaders. Ayan, okay. Hindi po galit ang ating Panginoon sa kahit na sinong tatakbo. Eh kung mayaman na po talaga sila, ano magagawa? Hindi naman nila kasalanan. Eh pinanganak po sila na mayaman po sila. Eh yun. Parang ganun ang nangyayari. Eh, ganun din naman. Yung mga mahihirap, hindi rin naman nila kasalanan na sila ipinanganak ng mahirap. Wala pong may kasalanan dun sa bagay po na yan. Kaya nga, kahit nga si Bill Gates, sinasabi niya, kung ikaw ay mamamatay na mahirap, ikaw na ang may kasalanan dun sa bagay po na yun. Okay. So kaya, sa ating pong lahat na naririto, ating pong nililinaw ko lang po yan, hindi po galit ang Diyos dun sa mga leaders, no, na mga mayayaman, lalo na prior na sila po yung tumakbo, mayaman na talaga po sila, no, sapagkat meron po talagang ganyan na mga may pinanganak na may kutsarang ginto, wala po tayong magagawa sa parting yan, no. And then, eto po, pangalawa, God is against the leader who unjustly gain his wealth. Yan. Like for example, no, eh kung halimbawa ikay mahirap na nung bago ka umupo at pagkatapos nung ikay na-elect po, yumaman ka ng yumaman, ayun, alam nyo na ang ibig po sabihin po noon, na kumuha ng ano ng kayamanan sa pamamagitan po nung kanyang pag-upo po na, madali naman po malaman po 'yan. Alam nyo na po kung mga papa-aboldo 'yan, ay sabihin natin mga magagaling magsipagtago ng mga pera po nila. Yaman po na yan, no? So, ano po ang gusto ng ating Panginoon sa ating pong... God wants us to elect individuals who will fight against those who profit unjustly. Yan ang gusto ng ating Panginoon. Yan ang nililinaw po sa atin ng Diyos na buhay. Kinakailangan, pumili po tayo. Yan na, ano, na, ng sanga, mamumuno po sa atin na siya po, ano, lalaban at lalabanan niya po ang korupsyon. Lalabanan niya, although, kagaya ng binanggit ko po kanina, hindi po matatapos ang korupsyon hanggat hindi bumabalik ang ating Panginoon. Gusto ko lang pong linawin po yan, no? To all of these presidential aspirants po, no? It would, sa akin po, personal ko lang po ito, whoever among these presidential balls po na ito, or whoever is running in the government office who has this promise po na they will end corruption, no? Sorry po, no? Isa lang po masasabi ko po ron. So, but opinion ko po ito, hindi ko po ito sinasabing pa ano, pero ito po opinion ko ayon po sa pagkakaalam ko po sa salita ng Diyos. That this world, no, as the Bible mentioned, that this world is in the power of Satan. So, therefore, kasama po yan, no, isa po yan doon sa minsan tatalakayin ko po yan, yung tinatawag po na the seven seats of Satan po, na kung saan pinamumunuan niya. Talagang wala tayong magagawa. Control niya po yun. Ano ibig ko sabihin? Pupwede lang natin mapigil, pero kinakailangan po ng pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya nga babalik ang Lord, eh. So, that would be an overpromise for anyone who says that they will stop corruption, no? Lalo na sasabihin nyo, they will stop corruption in 6 years or in 4 years, no? Hindi po mangyayari po yun. Ganon din naman po yung sasabihin po na mawawalan po ng mahirap, no? Sa loob ng 4 o 6 na taon, wala pong mahirap, no?
mauubos ang mahirap, eh, that would be an overpromise. Kahit sa ang bansa po, kahit sa mayamang bansa po, may mahirap pa rin. Eh, ang mahirap at ang mayaman, sabi ng Bible, ng kawikaan, ang Diyos ang siyang gumawa eh. So kaya, ito po'y matatapos lamang po pag bumalik po ang ating Panginoon. Kaya napakahalaga, bumalik na ang ating Panginoong Hesus Kristo. So, sa ating pong lahat na naririto, no, ay ito'y nililinaw lamang po sa atin ng ating Panginoon. So, let me give you some practical and scriptural advice, no, before voting tomorrow. Bago po tayo bumoto bukas po, no, ano po maibibigay ko po? Eto po, bibigay ko po yan. Una, get their individual information and learn from them. Dapat may matutunan tayo sa mga tumatakbo po na yan. Ano pa po? Pray. Pangalawa, manalangin po tayo. Napakahalaga po niyan. Pag-pray tayo, manalangin tayo. Dapat doon pa tayo nananalangin at hindi tayo tumitigil sa pananalangin. Pangatlo, make a choice. Ayan, pagdating sa make a choice, direct pakibalik mo lang sa akin. No? Pag pumili kayo, dapat huwag kayong magpapa-influensya na kahit na kanino. At maging dito sa iglesia po namin na ito, dito po sa aming church na ito, never po ako nag-endorse. No? Maari, posible, nalalaman po nila kung sino po ang aking ihahalal sapagkat ako'y tinanong. Pero hindi ko sinabi na iboto nyo at hindi ko ikinampanya ang kahit na sino na tumakbo po, no? Na tumatakbo. Ever since, no? Yan po yan. Hindi po ako nag-endorse sapagkat naniniwala ko sa malaya na tinatawag na pagpili po at yan ay binigay po ng ating konstitusyon. At hindi po ako nang bubulit ng aaway, no? Ayan. Nakapag hindi ko po kaparehas, eh, tawag rito, ay akin ang tawag rito na aawayin, ika-cancel, parang gano'n. Wala po. Hindi ko po ginawa po yung bagay po na yan, no? So, nasa sa kanila yun. Kung halimbawa, ayaw nilang mapakinggan sapagkat ako po talaga I am an open supporter of President Duterte even before po talaga. In fact, talagang ipinalalangin ko po na siya po'y tumakbo at maipanalo ng Panginoon at yun nga ang siyang nangyari po, no? So, kaya yung mga, may mga kasama ako sa church po namin na to, sa church na aking pong pinamumunuan. Mga ayaw po kay Presidente Duterte. Pero, alam nyo, hindi naman po sila kinokontra dahil talagang ayaw nila. But still, nagpapasalamat ako. At least, nakakagamit sila ng LRT at MRT na maganda po ngayon dahil po sa ating pong mahal na Pangulo na ginamit ng ating Panginoon. Salamat, President Rodrigo Roa Duterte. Okay. And then, make a choice na huwag kayong magpapa-impluensya. At pati po ako, hindi po ako nag-i-impluensya. Yan ang sinasabi ko po. Kahit na sino, huwag kayong magpa-impluensya sa mga boss nyo. Pumili kayo. Sariling pagpili po ninyo. Yun ang dapat po gawin. And then, lastly, of course, syempre, nakapili ka nga pagkatapos, hindi ka naman po bumoto. Yun ang huling sasabihin ko. Bukas, bumoto po tayo. Vote, no? Yan ang kinakailangan po. Bumoto po tayo. Ayan. Anin natin, pumili ka, nag-pray ka pagkatapos, hindi ka naman pala bumoto. So, napakahalaga po ng bagay po na yan. Now, let me leave this quotes from Noah Webster na kanya pong sinabi po na ito. When you become entitled to exercise the right of voting for public officers, let it be impressed upon your mind that God commands you to choose four rulers, just men who rule in the fear of God. If the citizens neglect their duty and place unprincipled men in the office, okay, ano ang sabi pong ganun niya? The government will soon be corrupted. Okay, ano ang ibig po sabihin po ng bagay po na yan, no? Napakahalaga po na pumili po tayo. At bakit po? Kung hindi ka pipili, hindi ka boboto, of course, dahil hindi ka bumoto, hindi ka pumili ng tama, eh parang naglalagay ka mismo, ikaw mismo may kasalanan, bakit meron pong tinatawag na korupsyon sa pamahalaan dahil hindi ka po, no, pumili ng nararapat, no? So, sa ating pong lahat na naririto, sino po ba ang dapat nating iboto? As the Bible prescribed in Exodus chapter 18 verse 21, malinaw na malinaw, dito po tayo magwawakas, no? Furthermore, you shall select out of all the people able men who fear God, men of truth, those who hate dishonest gain, and you shall place this over them as leaders of thousands, of hundreds, of fifties, and of tens. Okay.
So kaya sa ating pong lahat na narito, maraming maraming salamat at hari nawa sa araw po na ito ay nabigyan po tayo ng scriptural guidance, no, prescription ng Bible po kung sining hinahanap ng Lord. Pero of course, kagaya ng sinabi ko po, hindi po mahawa 100% po yan. At kung ma-100% na meron po yung criteria po na yun, praise God, salamat po sa ating Panginoon. Purihin ang Diyos pagka meron. Pero hindi ibig sabihin, kinapos, ibig sabihin, hindi na po tayo pipili at hindi na po tayo boboto, no? So sa ating pong lahat na narinito, ayan lang po ang pagpapaalala po ng ating Diyos na buhay. Tayo po'y manalangin po sa pagkatapos po natin ito at dumulog tayo sa pangwakas na panalangin. Mapagpalang Ama, nagpapasalamat po kami muli para sa araw na to na binigay mo sa aming patnubay, gabay, sa aming pong gagawing halalan sa araw ng bukas po na ito sa aming pong bansa. Idinadalangin po namin na ito pong decision day for tomorrow po na ito, makapag-desisyon ng bawat mamamayan, higit lalo ikaw ang siyang makapag-desisyon, Panginoon. Iluklok mo kung sino na mo. Ilagay mo kung sino ang nasa puso mo. Hindi lang Panginoon ang pinili namin, higit lalo ang pinili mo ang siyang dapat na manaig. At lobby mo, mapagpalang Ama, dinadalangin po namin na magkaroon po ng isang mapayapa, ligtas, Panginoon, na halalan sa araw ng bukas, Panginoon, at loobin po ninyo na wala pong mangyari ng mga untowards incidences mo, Lord, kagaya ng dayaan, Panginoon, ayan, na wala po, Panginoon, ikaw ang siyang manguna, at ganun din, Panginoon, loobin po ninyo na wala pong magkaroon ng violence, Panginoon, wag na pong dumating sa ganito, kundi loobin mo, Panginoon, na ikaw ang siyang maglagay at kumilo sa buong bansa po namin na ito sa araw ng bukas, Panginoon. Gabayan at patnubayan mo ang bawat isa po sa amin sa aming pagboto, Panginoon. Maraming maraming salamat at ibinibigay po namin sa iyo ang kaluwalhatian at ang karangalan. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang siyang mapayapang eleksyon sa araw ng bukas, Panginoon. Ipinagkakatiwala namin sa iyo na kung sino man ang manalo, Panginoon, kung ito may hindi namin ibinoto o hinalal, loobin mo matanggap namin sapagkat ang iyong kalooban ang siyang maghahari. Salamat, Panginoon, salamat po. At mawakasan na po ang pagkakabahabahagi sa bawat pamilya, magkakaibigan, Panginoon, sa minsan na nangyayari kahit sa katawan mo, Panginoon, sa iyong iglesia. Nakalulungkot man, Panginoon, ngunit, Lord, ipaunawa mo sa amin, Lord, ang iyong banal na salita. Salamat, Panginoon, sa iyo po ang papuri at sa iyo po ang kaluwalhatian sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen and amen and amen. So maraming maraming salamat po, no? So ulitin ko po uli at sa susunod po na linggo po ay meron po tayong pag-aaral po na ating tatalakayin dahil tapos na po ang eleksyon, no? At ito po ang siyang ating pong tatalakayin po para po sa next week po na May 15, the days after the election. Okay, so since tapos na po ang election sa next week po, eh ano po ang dapat po natin gawin? Okay, yan po yung pinaka last and final subject po natin para po dito sa ating series po na ito na The Christians and Politics po na ito. Although meron tayong susunod, meron pa habol pa po yan about world politics naman na tatalakayin po natin kung loloobin po ng ating Diyos na buhay. So sana po ay bukas po, bumoto po tayo according po sa ating pong konsensya, according po sa pagkakapili po natin, hindi po dahil po sa merong nagpumilit sa inyo. Ako po, wala po akong pinipilit po na ihalal po ninyo. Maaaring may mag-criticize po sa akin, bakit kung wala akong tawag rito, wala akong ini-endorso, eh bakit po ako nakapula ngayong araw po na to? Gusto ko magpula eh. Bakit? Masama ba? Okay. So, kayo sa parting ito, at may sagot po ako dyan kung bakit po ako nakakulay-pula po ngayon. Ayoko namang i-broadcast pa po rito po sa YouTube channel po na ito. Sa mga hindi nakakaalam, pwede nyo po ako i-PM. Mag-message po kayo bakit po ako nakakulay-pula ngayong araw po na ito. Pero gusto ko pong ipaalam po sa wakasan na po natin ang tinatawag po na pag-aaway-aaway po na yan. No? Hindi po maganda po yung ano yan. Kasi madalas po kasi may mga nagpo-provoke po kasi. Yan eh. Tanda po ninyo, ito po dagdagan ko lang direct ng konting minuto para lang maliwanagan ang ating sambayanan po. No? Meron po kasi mga tao na nagpo-provoke, like for example, kung sino po yung tinatawag na kanilang sinusuportan, paano nyo makukumbinsi po yung kapwa po ninyo?
Eh, sa tamang pamamaraan po, kailangan wag po kayong mang-aaway. Ayan. Pag kayo mag-aaway, hindi nyo na po hindi na kayo makakadagdag ng boto para sa araw ng bukas. At wag nyo pong hatulan yung kapwa po ninyo na kung sino man yung pipiliin kasi meron po mga kampo. Sorry po, kailangan ko na po. Total, tapos na naman po eleksyon, no? Pag bukas po, no? Matatapos na. Wag po natin sasabihin na your vote is the reflection of your moral choice. Okay? So, ito po ang tatanungin ko naman sa mga nagsasabi pong ganyan. Anong verse po dito sa Biblia sinabi po yun? Definitely, wala naman po kayo masasabi na dahil bumoto ka, eh yung binoto mo na yun ang reflection ng moral choice mo. Ngayon, anong verse? Wala naman, di ba? Ngayon, kung walang verse, siyempre papano naman kung kayo naman ang sagutin at ibalik naman po sa inyo, nasabihin sa inyo that your vote is the reflection of your support and allegiance to the CPP-NPA. Siyempre, magagalit na kayo, di ba? Kaya wag nang gano'n. Wala nang reflection na kung ano-ano. Basta bumoto, kasi sinabi ng konstitusyon, bumoto po tayo. Wala naman nilagay ro'n na, sa saligang batas na your vote is the reflection of your moral choice. Wala naman pong gano'n eh. Kaya sana, tigilan na po natin yan. Maraming salamat po. At sa inyo po, ang lahat na naririto, sumayin niyo po ang pagpapala ng ating Panginoon. And let me close this, no? If you are looking for perfect rulership, leadership, and government, apart from Jesus Christ, you are doomed to fail, for only in Christ and in Christ alone, those human yearnings can be found. And that is the very reason, praise God, the exact reason why He will come back for the second time, not only to return just for the saints, but also to end the evil system in the human government globally. Come now, Lord Jesus Christ. So, this is Pastor Alvin saying, Baruch haba, Bashem Adonai. Bumoto po kayo sa araw po ng bukas. Thank you so much. Thank you.